Samantala, mas pinaigting na po ang panghuhuli ng MMDA sa mga nagje-jaywalking. At mula sa EDSA-Kamuning, may unang balita si Bam Alegre live. Bam! Evan, good morning. Minsan na natin nakita yung mga karatulan na bawal tumawid, nakamamatay. At meron pang version na bawal tumawid, may namatay na rito. Dahil ito yung totoong peligro ng jaywalking o yung pagtawid ng kung saan-saan yung wala sa tamang lugar. At ngayon, ayon sa MMDA, mas lalo nilang paigtingin ang pagpapatupad nito. Ngayong umaga, kasama natin si Asik Celine Pelago ng MMDA. Good morning, ma'am. Ano po ang magiging mga changes natin sa implementation ng jaywalking? Okay, sir, yung jaywalking ho kasi habang tumatagal ho, dumarami mga violators na na-apprehend po natin. Just recently, itong taon, nakahalos 4,000 mahigit ho tayong jaywalkers. Ano? And sa figures ho natin, even simula pa ho noong 2011, 54% po ng Metro Manila road accidents are caused by jaywalkers. So nakakabahala po yun. And not more than 100 ang nasasawi yearly dahil ho sa mga pedestrian accidents. So ngayon sir, ang fine ho kasi, it's either you pay 500 o mag-undergo ka po ng community service na 8 hours. So pag community service, maglilinis ka ng mga estero, yun ho yung mga pinapagawa natin sa mga violators. Unfortunately sir, parang hindi sapat para sa kanila. So pinaplano po ng MMDA na ang mga ma-apprehend nating jaywalkers ay magkakaroon ng lamat sa kanilang mga NBI records. So yung iba ho kasi, hindi nila sinisettle kaagad yung fines nila. And kahit na yung iba ho kasi rason dyan sir ha, walang ID. So real name kukunin natin, then address. So kahit ho padala natin sila ng summon sa kanilang tahanan, hindi ho sila nagsasubmit, hindi ho sila nagbabayad. So I think kailangan na ho naming bigyan ng pangil naman yung parusa para sa mga jaywalkers. So kung tatawid sa mga maling lugar, tatawid din sa NBI records nila yung kanilang magiging violation. Pero kailan natin ito makikita may implement? May dry run po ba ito? No sir, kasi alam nyo naman ho, ang MMDA, lahat ng policies namin should be approved by the Metro Manila Council. So tama ka dyan sir, tumatawid kayo, then tatawid na ho sa NBI yung mga fines ninyo. Ang sa amin po, we have 1,300 pedestrian lanes in Metropolis. Nadadagdagan at nadadagdagan po yan. Why don't we maximize it? Itong tinakatayuan natin, sir, hindi bago sa inyo, tinatawiran ng mga pedestrians to. So, pag tumitigil ho yung mga sasakyan, nagiging bottleneck, nadadagdag ho sa cost ng domino effect ng pagbigat ng daloy ng trapiko. So, sir, ito naman ho yung susunod after nating taasan yung fine ng mga illegally parked vehicles, ng mga obstruction, at saka po ng yellow lane. Pero may community service na involved pa rin ba kung sakaling mahuli sila? Yes, yes po. Alam niyo ho, ang maglinis ng estero ay hindi ho biro. So, akala ho natin, doon sila madadala. Pero ang tagal ho nilang isettle yung mga fines. So, idadagdag po natin yung paglalagay ng lamat sa NBI records nila. Para ho, mas mabigyan natin ng pangil yung ating campaign sa anti-jaywalking po. Pwede pa magkaroon ng epekto sa kabuhayan nila pag na-apply sila ng trap? Hindi naman sir, alam nyo, pag nahuhuli ho kayo, yung hassle ho yung pinag-uusapan dito. You have to pay, you have to go under seminar. So yun ho yung nagiging abala doon naman sa ating violator. So this time, kung may NBI record ho kayo, they have to settle it. Naapektuhan na ho yung daily basis kung sakali ho mag-a-apply sila ng work or ire-renew nila yung kanilang mga NBI clearances. Ayman, yun si Asik Celine Pelago, kaugnayan ng kanilang mga pinaigting na mga policies sa jaywalking. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bam Alegre, at kay Assistant Secretary Celine Pelago.